Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 10, 2023. So Thursday, nasa bad mood ulit yung market natin. Talagang ghost month yung labanan natin for today. So matindi yung trending stocks natin kasi kahapon medyo may mix pa tayo ng green at saka red. Pero ngayon, lahat po ng pag-usapan natin na stocks dito, especially syempre si Aba natin, mapula po yung kanila mga galawan for today's trading natin. So wala tayong mapagtaguan na stocks ha. Kasi kahit yung blue chips kanina umaga, pag tinignan mo, puro mapula. So, pero nag-close naman tayo ngayon. May tatlong stocks na green yung kanyang galaw. Pero majority pa rin sa mga blue chips natin is laglag. So very bearish nga po yung galaw na market. Hindi pa rin tayo makalampas dito sa MA9 and then nag-bounce. Nag-drop ulit tayo ngayon ng malakas. Ayan. -1.24%. So dito ulit tayo sa 6,449.66. Tingnan natin bukas kung meron tayong bounce kasi Friday na naman. At nasa critical level yung ating galawan. So meron tayong nasugod pa rin, no? 268.22 million na net foreign selling po. So ayaw talaga bumili dito sa market natin ng ating mga foreigners. So umaga pa lang, medyo okay pa siya no umaga pero dumiretso na rin siya along the trading day yung galaw natin na pa-drop yung mga stocks po natin. So wala tayong magawa. Kundi antayin talaga yung recovery ng market. Especially lumabas yung ating GDP. Philippine GDP is 4.3%. So medyo mababa po siya. Ang ini-expect yata nila is more than 6%, di ba? Yung mga reviews natin last time. So sobrang baba ng GDP din ng Pilipinas for today. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks for today, si Aba. So tinuloy pa rin niya. Akala ko yun yung reversal candle natin kahapon. Hindi pa rin pala. So nag-drop siya 11.39%. So bumalik din siya sa 1.4. Mga 1.4 yung price niya. At malakas pa rin yung benta ng investor sa kanya. So parang hindi pa rin bottom yung drop natin ngayon na 11%. So 23.83 million. Net foreign sell po itong si Aba. So meron ding lumalabas na investor po sa kanya. So ang kakaiba lang kay Aba, so araw-araw is more than 10% po yung kanyang drop. Si dito natin, meron din siyang patakot kanina, di ba? So nag-drop din siya and then nag-recover ng konti. So nag-drop na lang siya ng -1.74%. So kaya siguro siya nag-trending kasi halos mag-breakdown na rin po siya o nag-breakdown na sa support kanina umaga. So another red sa stocks natin na sa Converge, nag-drop siya ng 1.6%. Siyempre, net foreign sell din. So ito yung ayaw natin na nakita. Meron siyang 16.98 million na net foreign sell. So labasan na talaga yung investors natin. ASM, ganun din siya. Medyo malaki din to. 69.64 million net foreign sell. parang hindi maganda na talaga mag-trade during this time. -3.57% yung kanyang galaw. So medyo ayaw yata yung ongoing na follow-on offering na sa kanya para sa kanyang preferred shares. Although sabi nila medyo mataas yung dividend yields niya. Pero kung babagsak din kasi yung price nung yung preferred shares, parang common stock din yung galawan. So actually hindi nga siya masyadong active sa volume, sa trading, sa mga preferred shares. So kapag medyo hindi maganda yung performance ng stock natin, hindi rin sasabay yung galaw ng preferred shares natin sa kanya. So special ngayon, di ba, yung environment nga natin, hindi masyadong maganda. Tapos si Nickel natin, so ganun din, net foreign sell siya, 19 million. Nag-breakdown pala si Nickel natin. Yung pinaka-price, so medyo malakas din po yung drop, -7.88 billion. So medyo malakas din po yung kanyang drop. And then si Ionex natin, so nag-breakdown, may trap pala to. So nung huli, medyo nag-berde-berde pa yung galaw natin. Pero eventually, kanina, nag-breakdown din po siya ng -10.2%. So yung mga paborito natin na stocks dati, so sila ngayon yung nangiipit dito sa market po natin. So bisitahin na lang po natin yung chart para makita natin yung kanilang galawan. And then hopefully, meron siyang bounce sa mga susunod na mga support levels po nila. Ayan. So disclaimer pa rin guys, yung ating review is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell or hold ng stocks kasi meron nga pong risk na involved dito sa ating market. So due diligence na lang po sa stocks na gusto mong bilhin. Okay? Follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa trending stocks review. Or kung gusto mo naman, guys, madalas kong sabihin,
pwede ka po sumali dito sa ating training community. So meron siyang join button po dyan. So salamat sa mga nakasubscribe pa rin at nanonood dito sa Trending Stocks Review, sa company reviews natin, dito sa mga sample trades sa market. So mag-aral na lang ulit tayo. Dito sa mga technical indicators po natin. So ini-scan ko lahat ng stocks kanina nung, di ba, nag-drop na naman yung market natin. So talagang pabagsak yung direction ng mga indicators natin. Fundamentals para sa mga risk management. So meron bang funda yung stock natin? Hindi ba kagaya ni Naaba na bigla na lang pwedeng bumagsak yung kanilang mga price action? Tapos yung mga stock market studies naman natin. So pwede mo pong i-double check po yan. Okay? So tapos yung ating crypto ko to para sa mga play-turn games. So check mo na lang po. At yung mga vlog natin dito, hopefully makatulong sa iyo sa mga reviews natin sa kanya. Tapos, meron tayong crypto chipit. Hindi rin natin mabuhay kasi nga sabi ko sa inyo, yung crypto is very sideways din po yung kanyang galaw. So sabi ko nga, pinag-iisipan natin. Pwede po, pwede kayo pag-aralan natin din dito yung Forex habang hindi pa maganda yung galaw po ng ating PSC market. Okay? So follow mo din ako dito sa social media. Dito po sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa post, Facebook page, Palabi Trader po. Tapos sa Budegipik para sa mga articles sa local market, US market, at saka dito sa crypto. Money earners naman is yung mga side hustles po natin. So mga website, saka Google AdSense. So pwede mo pong i-double check yan kung ano yung mga ginagawa naman natin. So lately, di ba, may mga pinupost ako na affiliate naman dito sa Twitter natin. Okay? So tingnan natin pinakasummary ng index. Medyo masakit sa mata at masakit sa bulsa yung galawan ng ating mga stocks. So net foreign sale na naman tayo, 268.5 million during this month ng August. So magsi-second week na tayo sa month ng August. Hopefully, start na tayo ng recovery by third or fourth week ng August, di ba? Pag medyo maganda yung uptick ng market, siguro kung CUS, medyo okay na rin siya. Sasabay din tayo ng galaw. Siguro bago mag-end ng August or early September na mga weeks po natin. Kasi mga bear months na naman yung after ng galaw natin ngayong August. Okay? So, very bloody dinuguan yung ating mga stocks. So, nag-drop tayo. Pinakamalakas dito is si finance, medyo okay pa siya. 0.14%. Si industrial, medyo malakas na. Negative 1.38. Holdings, 1.26. Puro drop yan. Property, 1.56. Tinamaan pala si mining. Gawa siguro ng drop ni nickel natin kasi nag-drop siya ng 3.12%. Okay? So, hindi rin maganda yung balita sa mga prices ng mga metal products natin. So Cebu Pacific, actually maganda yung earnings niya. Tingnan natin kung magtuloy yung recovery niya for the coming few days. So nag-record siya ng 2.7 billion net income in second quarter. Finma report, naglalabasan na po yung earnings, ha? So pwede nyo i-scan yung mga posts natin dito para kahit pa paano alam nyo po yung nangyari sa mga individual na stocks nyo. Finma Corporation reports 456.75 million consolidated net income first half. Cebu Landmaster, medyo may gap up siya kanina. First half niya is up by 32%. PhilInvest REIT, meron siya declares regular cash dividend. Tapos pinaka-active si BDO. Losers ulit si Monde, SMPH, no, kung kailan maganda yung earnings. Laglag din, GFC, SM, URC, Ali, at saka si MPI natin. So Cebu net income is... Maganda yung net income ni ni Cebu. So maliban lang doon sa negative news niya last time, di ba? Medyo binabanatan yung mga flights ni Cebu Pacific. Okay po yung earnings. So bantayin natin 'to. Jollibee says Q2 net income falls. Okay, nag-drop pala siya. So may surprise si Jollibee natin. Yung second quarter income niya is drop 16.6%. So double checking na lang kung ano reaction niya later on. Megaworld, so net income first trimester is first or second trimester natin. Net income is positive 34%. And then revenue is 17%. First half net income yon yung 31%. Okay? So tama ba yung summary niya dito? Grew by 34%. Okay, so hindi niya sinabi dito kung anong buwan na. Pero most likely maganda yung yung income ni Meg natin. Follow-on offering, so ongoing na po yan. So andito yung mga dates. So medyo mataas nga po yung dividendo niya, 7% si preferred shares A and then 8% si preferred shares B. So 1,000 pesos per share po yan. So kokonti lang yung shares na yan as compared syempre sa common shares. Kaya pag medyo may gustong lumabas yan,
medyo may mga gap yan. So, kasi nga, kukunti lang nagtitrade sa mga, pwede pa rin itrade yan mga preferred shares. And then, maganda nga naman talaga yung dividends niya kung ma-maintain niya yung current price niya, di ba? So, depende sa, galaw din po yan. Kasi may preferred shares din, sino ba dati? Bank of Commerce ba yung meron tayong preferred shares na stocks? So, Philippine GDP, not so good yung news natin. Pwede rin natin sabihin. Kaya nag-drop yung index natin na more than 1.2%. So, 4.3%. Okay pa rin naman siya, pero down from 7.5% in the same period of the previous year. Pero regardless man kahit last year, hindi rin naman maganda yung, ano, yung galaw ng market natin, di ba? So, kaya lang ngayon, mas pronounced siya kasi ghost month. Tapos, mababa pa siya as compared last year. Okay? So, foreign funds bought, ito yung mga binili po nila, BDO, BPI, Metro Bank, AP, FGen, Manila Water, EMI, EIA. So, marami naman siyang binili. And then, ito naman yung mga binenta, SWS, PNB, Security Bank, ACN, ACR. Pero, bottom line, mas marami po yung binibenta po ng ating mga foreigners. Okay, so, kanina to. So, snapshot ni, ano, ni DA Market sa mga stocks natin, talagang blood red po, majority ng blue chips natin. DNL, Wilcon Depot, SSI Group, and Cityland, recognized among 200 Asia Pacific firms in Forbes magazine's best under a billion list. Ayan, so maganda pala yung stocks natin yan. So ito naman yung mga pinakamayaman dito sa Forbes natin. Ayan, tingnan natin sino. Mr. Villar, oh, kahit bagsak yung stocks niya, di ba? Second siya. Yung mga SM Group of, pag pinagsama-sama mo siya, sila yung pinakamayaman. Tapos si ICT owner Mr. Enrique Rason sa San Miguel, 3.4 billion. Tony Tan Caction is 3.4 at 3.2 billion sa Jollibee. And then Aboitiz is 3.14. Si Mr. Lucio Tan, yung may-ari ng LTG, is 2.6 billion po yung kanyang ranking. So number 10 po siya. Converge, so drop tayo. First up, net profits up naman siya, oh, okay naman siya, maliit nga lang 8.5%. Tapos may mga nilalabas na disclosure si Converge pero hindi pinapansin ng market natin kasi nga yun eh, palabas pa rin siya, oh. So yung sinasabi niya dati na merong investor na 5%, di ba, na gustong lumabas mga rumors, so parang ganun na rin kasi araw-araw net foreign sell tayo dito kay Converge. Okay, so Asian equities traded mix as strength in energy and industrial shares help limit the impact of sell-off in the technology sector. Converge pa rin. Tapos si BDO, okay na ito. Napag-usapan natin. Cebu Pacific, okay din yan. Revenues up, expenses up. Operating income reaches 3.76 billion. Okay, so may mga earnings na po sila na lumalabas naman. RCB, so okay na yan. Nakita natin, okay yan. PAL, hopes to return to pre-pandemic levels. BPI, secures green bond deal. Si Monte, drop ulit siya. Nickel, expects better production pero wala na. Hindi na gumalaw na maganda yung stocks natin. Tapos, yung summary ng US market na lang, kahapon is drop din po siya. So, hindi ko napansin yung ano Asian market, mamaya silipin natin kung anong nangyari sa mga stocks natin. Okay? So, bloody at hindi interesting yung galaw ng market. Medyo mahirap pa bantayan yung mga stocks natin ngayon kasi kahit anong lipat mo siguro dyan, kahit anong realignment mo ng mga stocks natin, kung ayaw naman gumalaw ng market, wala din. So, actually, mas maganda nga nasa sidelines ka lang during this time. Nag-aantay tayo ng reversal ng market natin. Okay? So, guys, yung mga gusto ng trading community, yung gusto sumali sa groups po natin, dito sa Patreon channel, pwede ko yung sumali. And then, check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay dyan. So, always open po siya para sa mga traders and investors sa Philippine stock market po. So, double check mo na lang yan. Okay. So, refresh natin to. So, talagang drop na tayo nung umaga pa lang. Tignan natin yung galaw. So, ayan. So, nung umaga pa lang, pa-drop pala. Kala ko medyo okay siya. Nag-drop na siya kaagad sa opening pa lang and then dumiretso na tayo hanggang second half. So, hindi na nakabawi. So, nag-loss tayo ng negative 1.84% and then mababa yung traded value 3.51. Close tayo 6,449.66. So, pinakatamaan nga, tinamaan dito is si mining. Nag-drop po siya ng 3% gawa ni nickel natin. So, pwede siguro silipin natin dito kung sino yung nag-cause ng drop. So, Mark pala, oh, nag-drop siya ng saglit, asa mo yung percentage. Ayan. So,
Nickel, APX, PX, PXP, FNI, at saka si Mark. So majority ng mining stocks natin nag-drop talaga. Tapos makita mo dito, snapshot ng mga stocks natin, talagang majority is mga losers. Sina Monde, sina ASEN, AGI, more than 3% yung drop, SMPH, Wilcon. So kahit may funda yung stock natin, ayaw nila today. So nagberde lang si TEL, SMC, saka si BDO, pero malilate din naman. And then mataas po kasi yung net foreign sell natin, 268.49 million. So 50-50 yung local natin. Tapos yung mga winners na rin. So ito lang si Green, nakatawa yung mga may hawak ng Green natin kasi parang nag-bottom na siya. So nag-up siya ngayon ng 8.43%. Kala ko si Aba magbabounce na rin pero wala din, di ba? Nag-drop din yung kanya pinaka-price. Tapos si LAN, 5.06, PLC, 3.77. So majority niyan is mga penny stocks po. Maliban dito kay Cebu, nag-up siya ng 2.78. IMI, 1.79. Balay, 1.96. Manila Water, 1.25. And then si SSI, 1.03. Kaya lang nakakatakot ngayon yung mga high movers na stocks natin kasi si Ionix nag-drop siya more than 10%. So tingnan natin yung mga losers natin. Siyempre si ABA, yung pinakamalaki, nag-drop siya ng 11.39%. Sumunod si Ayon natin. Itong Ayon ko kay Ayon, mamaya silipin natin. Hindi ko napansin yung yung kanyang net foreign sell pero drop din siya 10.2. Nickel, 7.88. SSP, yung mga runner natin, nag-drop na 6.25%. Kaya medyo mahirap mag-trade ngayon during this time talaga kasi pa-drop pa rin sila. Monde, 4.3%. ASEN, 3.57. AGI, 3.54. PX, ayan yung mga mining natin. MEG, kala ko ito na yung breakout ni MEG. Ayaw din niya. Negative 2.84. At saka si SMPH, negative 2.74%. Okay? So yun po yung galaw na ating stock. So very bloody tayo ngayong Thursday. Tingnan natin yung galaw ng overall Philippine market. So nagbabadya ng breakdown dito sa 6.4 si PSE. Okay, let's sa 6,400 yung support. And then nasa nandito na tayo. Malapit sa baba. Okay na sana yung mga candles natin. Oh, medyo nagkakaroon siya ng false support dito last time sa 6,475. Pero yung breakdown ngayon, not so good. Kasi may tendency na naman tayo na mag-retest dito sa 6,4. And then, ang hindi maganda sa kanya, pag nagkaroon siya ng shakeout ulit, isipin ng iba kasi magbe-breakdown tayo dito sa sideways na channel, baka lalong bumagsak pa yung ating mga stocks, which is not so good sa galaw po ng ating market, especially may hindi maganda masyado yung lumalabas na GDP ng ating market. Okay? So medyo nauntog tayo dito sa RSI 50 ng ilang araw na nag-indicate ng bearish condition. And then yung ating pinaka-MACD formation, ganun din, pababa din po yung kanyang direction. So bearish na bearish po yung situation ng market natin. Especially, medyo malalakas kasi yung mga drop na nakakita natin sa individual na stocks, diba? Sina ABA, sina ION. So medyo malalakas po yung kanilang drops. Okay? So medyo maaga tong review ko sa inyo. So napaaga naman tayo na review ngayon. So mamaya silipin ulit natin yung galaw ng US market. Pwede yung buksan yung finance. And then tignan natin kasi baka bumalik ko itong nakikita natin na magandang rebound dito sa US market. So S&P 0.54, Dow Futures 0.51, and then si Nasdaq ay 0.62. So kapon drop to. And then ngayon, okay, so medyo nagre-recover dito sa, pero okay yata dito sa Europe market kapon. So okay siya ngayon. And then dito sa bandang Asia, majority kanina is drop ng umaga. Pagdating ng hapon, bago mag-close yung Asian markets natin, medyo naka-recover din sila. Kaya verde nakita natin. Pero tignan mo dito sa chart, drop din sila. So tayo lang talaga yung nag-drop na medyo hindi talaga naka-recover yung galaw po ng ating mga stocks. Okay? So kasi medyo bumawi dito sa medyo bumawi dito sa bandang Asian markets. Okay? So crypto, kapon okay na yung vibes natin. Pero ngayon, drop ulit. So maraming trap din dito sa crypto. Hindi pa rin siya makalampas sa 30K. Si Bitcoin is 29.4. Ethereum is 1.8. BNB is 241. Pero yung chart, indicating na hindi maganda yung trading session natin dito sa cryptos natin. Okay? So kahit saan yata, hindi maganda yung galaw ng markets natin. Sa
Okay, sa crypto hindi maganda, sa Philippine stocks hindi maganda. US market medyo nagba-bounce bounce pa naman siya. Forex, wala tayong idea kasi hindi naman tayo nagfo-forex pa masyado as of this time. Kaya nga gusto din nating tingnan ano ba meron sa forex natin. So, tingnan natin for the coming few days kung magkaroon tayo ng time para mag-review naman sa kanila. Okay? So, kinukulit din tayo ni ano, XM Trading natin. Ayan. So, unahin natin yung ating trend stock, si ABA. Hindi pa bottom yata ito. Ah. Kala ko bottom na itong, di ba kapon, na parang doji kasi yung tsura niya, malaki yung volume, pero medyo nag-rebound siya kasi nag-drop siya ng 20% kahapon. Pero kanina, medyo kinain na rin niya. Tapos, nag-try siya na mag-retest dito sa 1.34. So, nag-retest siya kanina. Nag-bounce siya, pero medyo maliit kasi yung candle. So, tingnan natin bukas. Okay. So, ito yung pinaka worst case scenario natin bukas kasi may parang trend yung peak niya. Pababa siya, di ba? So, ngayon, nandito tayo. Nag-bounce siya ng konti. Ang bantayin natin sa kanya bukas, umakyat siya until 1.48. And then, kung mag-drop siya, and then mag-close below ng 1.34, not so good para sa stocks natin na si ABA. So ngayon, lalagay lang muna natin yung support dito sa 1.34. So makita mo, grabe yung drop niya, no? Kasi RSI 2 na lang siya. So ngayon lang tayo nakakita ng ilang araw nasa below RSI 5 yung stocks natin. So pag ganito kasi yung galaw niya, yung mga drop na ganito, normally, di ba, may mga anomaly sa stocks. Either pinag-usapan siya, nagagalit yung government kagaya ng nangyari dati sa isang stock natin kay BBM, di ba? Last time, bumagsak siya ng bumagsak ng ganito. Si Manila Water, ganyan din. Yung galaw niya last time. Pero ito, wala tayong balita kay ABA. Wala din po akong balita. So may mga nag-post yan sa previous days na vlog natin. Pwede nyo i-double check yon. Pero wala po akong makita na disclosure na negative kay ABA. So hindi ko rin alam bakit malakas yung... Actually, malakas talaga yung ano eh, pag titignan mo yung net sell. So, wala din confidence siguro yung investor, kaya ganyan. 11.39% yung drop. And then, makita mo dito, malakas siya. 23.83 million net foreign sell. So, wala talagang support. Team Sombra, hina pa rin ang buyer natin. And then, video APS, Mandarin pa rin yung pinaka-seller natin. Dito kay Abacor Holdings. Okay? So, nangangamoy breakdown ulit tong si ano eh. Si ABA natin. Tingnan natin bukas. Hopefully, yan yung support sa 1.34. Dito, may breakdown siya ng konti kaya siguro pinag-usapan. And then, medyo nag-recover siya. So, medyo mataas yata yung drop niya. More than 6% yata tong drop na to. O 7%. O, tapos, medyo bumawi siya. Pero not so good din. Although, kahit nag-bouncy dito natin, wala naman tayong news na nakita sa kanya. So, paritest pa rin siya dito sa 2.22. So, anyway, downtrend din naman siya kagaya ng ibang stocks. So, watch out na lang sa mga breakdown ng candles natin. Pababa din niyo kasi yung direction ng ano ng RSI or siguro kung hindi natin masyado makita sa chart natin is below RSI 50. So descending triangle siya and then nasa deciding area din si dito natin kung magstay siya above or magkakaroon siya ng breakdown below 2.22. Okay? So tingnan natin, meron ba ako nakita na sell dito? Negative 1.74% si dito and then net foreign buy naman siya. Kailan maliit? 2.6 million. So, call video buyer and then Yao Campos yung ating pinaka main seller. Ano ba yung mga... Meron akong mga nabuksan dito. Si Converge and then itong isa is si Nickel. So, mamaya silipin natin yung mga disclosures na yan. Okay? So, Converge. Wala akong makitang good news kay Converge. Ha? So, nakita ko dito is... yung 8.5% na nabasa natin. So, meron na siyang quarterly income. So, ito yung current year, ito yung previous 3 months. So, lumalabas dito, yung earnings per share niya, mataas naman siya ng konti. So, from net income, hindi ko kasi nabasa yung ano niya, quarterly income. So, yun yung hinahanap ko. From 2.3 billion, naging 2.7 billion. So, umakyat naman siya ng konti. So, tingnan natin for the coming few days kung paano interpret ng market. Pero, syempre, ang ayaw natin dito sa galaw ni Converge, medyo nag-recover na pala siya eh. So, nag-drop siya ulit ngayon. And then, lagay ko pa rin 9 pesos, pinaka-technical support. Kailan medyo nauntog. Sayang, okay na sana to yung candle natin. Nag-above ng MA9 kanina, pero nag-drop pa rin siya. So, hindi pa rin considered na recovery yung candle natin. Resistance is dito sa 9.9 or MA9 in the short term.
Kaya kasi hindi maganda yung ano yung net sell natin sa kanya, medyo mataas pa rin, minus 16.9 million po siya, minus 1.6%. So binubuhusan pa rin siya ni Macquarie Investor and then SB Equities. Okay? So not so good din itong si Converge and then malakas po yung net foreign sell. Next si ASN. Okay. Pangit ng mga stocks natin talaga. Wala tayong magawa pag ganito eh, na ayaw ng investors dito sa market. Nag-aantay na lang tayo ulit kung kailan siya magre-recover. So resistance is 5.6. Support is dito sa nagre-retest na naman siya. 5 pesos. Ayan. So not so good yung okay na kahapon. Pero mas lalong hindi okay ngayon kasi nag-drop na naman siya. And then, syempre, ino-observe natin na pasok ng foreigners. So, hindi rin maganda kasi palabas din siya. So, negative 3.57% loss and then malaki, oh, 69.6 million. Mukhang ayaw yung, ano, yung upcoming na follow-on offering nitong CASN natin. Okay? So, drop tayo ng 3.57% and then going to retest po yung support dito sa 5 pesos. So, wala ding momentum itong si ASN. And then si Nickel, bigla nag-drop siya. Okay, so natuloy na kasi yung, ano, yung breakdown niya. Nagkaroon siya dito ng mga lower highs, yung mga candles natin dito. Nagkaroon siya ng trend na pabagsak. And then ngayon, nag-give way na. So nagtakbuhan na nung nagkaroon siya ng breakdown ulit dito sa 5.6. So tumuloy na. So yan na yung pinaka-resistance natin, 5.6. And then sa support, is currently nandito sa support pero ang pinaka siguro mas malakas na support 5 pesos pa. So tingnan natin, hopefully mag-bounce siya diyan sa area na yan. Kung gusto mong magkaroon siya ng ano, konting mas magandang drawing, i-clone natin 'to. Ay lumabas ng clone natin. And then tingnan natin kung yan na nga yung pinaka support niya based dito sa trend channel po niya. So nag-oversold na rin pala siya dahil doon sa malakas na drop ng price action. So, minus 7.88% loss. Laki din, no? Minus 19.2 million net foreign sale. AsiaSec FMS ang buyer. And then, si Regis AsiaSec yung ating pinaka main seller. And then, lastly, itong si Ionix. So, ito yung medyo nakakatakot sa sino ba yung mga stocks natin. Tingnan natin si Plus. Okay naman si Plus, di ba? Medyo nagpo-pause yung galaw niya. Nagpo-pause siya. Pero itong si Ionix, si SSP, nag-drop siya kanina eh. Yung isa sa mga trending. So anyway, nag-drop na siya, nag-break sa support. And then, mabilis na nag-alisan yung mga investors natin nung mag-drop po siya dito sa MA20. So dito sa 1.43. So wala na yan. Magiging resistance natin yan. And then, kung magre-recover siya, hopefully, hindi na siya bumaba ng 1.22 kasi tapos na siya dito sa taas ng box natin. Bumalik siya ulit sa ilalim. So, yan yung box natin ngayon, kahapon. And then, ito na yung bagong box natin. So, bumalik siya dito. So, yan na yung range na titignan natin dito kay Ion. So, not so good din siya. From the past few days, pabagsak na rin yung RSI niya and then natuluyan kanina yung galaw natin. Meron ba tong ano? Parang wala namang foreigners dito. Drop siya. Malakas po siya. 10.2%. 287 net foreign buy, call FMS ang buyer and then SB Equities call yung ating pinaka main seller naman. Okay? So not so good yung lahat ng stocks natin, majority ng stocks natin. And then meron pa tayong retest dito sa 64, so indication na meron pa tayong aabangan na mga pabagsak ng mga stocks. So ayaw man natin for the coming few days naman. Okay? So medyo nakakatakot yung market pero ganyan naman. Nagre-recover naman siya eventually, di ba? Kahit bumabagsak yung stocks. So ang tanong na lang is paano natin binomanage yung mga stocks natin during these difficult times naman. Okay? So tingnan natin bukas. Malay, bounce tayo kasi parang pa-bounce naman yung galaw sa US market. Ayan. So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa trading group. And then, crypto ko to para sa mga Playtron Games. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market. Kung nahirapan ka during this time, sali ka lang po dito sa trading group natin dito sa Patreon. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.